Tabla na pong series natin, 2-all tayo. Grabe mga kuys, nakahabol talaga Magnolia. Pero teka, may narinig ako na si Benny Boatwright daw ay nagbenta ng game. Benta daw si Boatwright? Ano sa palagay niyo mga kuys? Alam nyo sa nakikita ko dito sa Magnolia sa unang quarter pa lang, kitang-kita mo na yung galaw nila. Alam mong agresibo sila at mas agresibo sila kaysa sa SMB. Pinakamaganda pa, ginamit nila si Ian Sanggalang para magkaroon ng mismatch sa ilalim kasama din ang pressure defense ng Magnolia. Grabe yung depensa ng Magnolia mga kuys. Tsaka nasasayangan ako dito sa SMB kasi ang dami sana nilang attempts pero mas marami pang kanilang turnovers. Isa pa, sa nakikita ko dito sa SMB, yung biglang paghina ni Junmar sa poste. Kahit si Coach Gallant napansin niya ito sa 4 minutes of action ng ika-apat na quarter. Para hindi normal ang galaw niya, kaya ang ginawa niya, pinull out niya agad si Abay. Di ba sinabi ko na dati na kapag walang Abay ang SMB, mahina sila at nung humina ang center nila, humina na rin ang opensa. Si CJ Perez hindi na nakakapasok, pati si Trulliano. Kumbaga nawalan sila ng kumpiyansa lahat. Pinaka-critical talaga kapag walang Junmar Fajardong SMB. Yan ang nga pang sinasabi ko. Eto pa, pag-usapan natin itong tungkol kay Benny Boatwright. Ang dami nagsasabi na since game 3, benta raw si Boatwright. Para sa akin, hindi naman ho. Hindi naman po benta si Boatwright. Bali ganito yan. Si Boatwright, ang import na hindi malakas sa poste. Si Abay nung nawala siya sa kondisyon, napipilitan si Boatwright na maglaro under the basket kahit pure wing yung dating niya. Eh ngayon si Boatwright napagod na rin kasi naglalaro siya sa dalawang posisyon. Dagdag din na off night siya pero hindi naman ako naniniwala na benta si Boatwright. Para lang makahabol ang Magnolia. Ang daming pwedeng ipaliwanag sa game 4 na to pero para sa akin ang talo ay talo. Klarong-klaro na hindi solid ang SMB pag walang Abay kasi si Ian nakapasok sa ilalim habang si Marshall Lassiter lang kabantayan. Tapos ang SMB na wala na rin ng gana sa dulo. Paano mo kahabulin yung 11 points na kalamangan ng oras? Sobrang nipis na. 40 seconds na lang nakapukol pa si Pauline ng 3 na sobrang layo. Dahil sa nangyaring ito, hindi mo pa talaga masasabi na kampiyon ng SMB dahil tumabla pa sila. Best of 7 ang series na to. Kudos nga pala sa mga fastest guards ng Magnolia pati sa hot shooting nilang lahat, especially Ian Sanggalang. Ngayon natabla na, back to normal ulit ang series. Siya nga pala, alamin ko kung anong tunay na nangyari kay Junmar, kung bakit hindi magandang gala niya ngayon. Sa palagay ko, dumating na ang kinatatakutan ng SMB ang ma-injure si Junmar at habang hindi pa magaling si Abay, mananatiling ganyan si Boatwright. May ilang mga players na naman sa MPBL ang sangkot sa game fixing. Base sa listahan, 47 players po ang involved dito. Dahil nga dyan, sa sobrang dami nila, posibleng ipasara ng sports committee ang ligang to. Ano naman kaya masasabi ni Manny Pacquiao dito? Nung naitatag ang MPBL, ang dami nagsasabi na magiging bagong NBA daw to kasi parang NBA yung style by province at by city ang labanan. Tsaka mas maraming teams ang MPBL kesa sa PBA kaya bago pa man ang foundation, ang dami nag-aabang kasi ito raw ang magpapatumba sa PBA. Aba, una pa lang hindi na ako naniniwala talaga. Kung expenses at financial pa lang, parang malabo na. Tsaka sa quality ng players, mas pabor dito ang PBA. Iba talaga ang mga players dyan. At ang pinakamalala, kabago-bago pa lang ng ligang yan. Ang dami ng issues, tapos game fixing issues pa. Pinaka nakakahiya sa balat ng sports. Hindi lang pala players ang sangkot, kundi buong team talaga. Anak nang, ang tanong, bakit nga hindi naging magandang takbo ng MPBL ngayon? Alam nyo, depende yan sa namamahala nito. Hindi ko sinasabing may anomalya sila. Pero parang ini-easy-easy lang sila ng mga players dyan. Kaya sa mga lower quality leagues, talamak talagang bentahan ng laro. At ang isa pang pinakamarumi dyan, yung pag-aalaw nila ng mga betting games. Kung totoong professional ang inyong liga, hindi ka tatanggap ng mga betting games. Kasi yung mga betting apps at sites, sugal pa rin. At dahil nga pinapasok nila, inakala ng mga tao na okay palang magsugal ng pera dito. At sa pamamagitan din ito, mabilis na nakapasok ang mga betting schemes sa loob ng MPBL. Dapat naisip na ni Manny yan nung una pa. Balita ko, hindi lang pala OKBet ang pinapapasok nila dyan. May ibang betting sites pa.
Parang nakakahalata na pure business lang din ang point ng ligang to at hindi para makipag-competition sa PBA. So, sobrang dami ng mga sangkot na alarma ang GAB pati sports committee sa mga pangyayaring to at posibleng ipapasara muna para hindi na mapamarisan na ibang liga. Maraming liga ho ang nabuo ngayon, di ba? May Pilipino Super League, may Phil Basket at kung ano-ano pa. Ano kaya ang posibleng gawin ni Manny Pacquiao dito? Hindi ba talaga aware si Manny Pacquiao sa likod ng lahat? Or sadyang may ibang kumukontrol sa ligang yan? Alam niyo, ang ganda sana ng layunin ni Manny eh. Kasi mas magiging exciting ang labanan yung lugar niyong pinaglalaban. Kaya kung napapansin niyo, ang daming nanonood sa MPBL. Halos napupuno yung stadium nila at mas ganado yung hiyawan. Kaso parang pinamugaran lang ng mga mahilig magsugal at yung iba, kulang-kulang ang panggastos kaya hindi makausad masyadong MPBL. Kaya ako nasabi na hindi pa rin nila kayang pantayan ang PBA. Sana maresolba na ang problema nilang to.